Hello, 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 hello guys! Good evening, good evening, good evening, good evening, good evening! Kumusta na po kayong lahat? Grabe, ang bilis na nga ng panahon at malapit na namang matapos ang buwan ng January. Grabe, today's level. Napakabilis ng panahon. At nais ko rin po sa inyong i-share na ang iyong lingkod ay magpapakasal na. Ganon. Mag-aasawa na sa April. Kaya ako na parang napakabilis. Alam mo yung parang ayaw mo pa muna kasi hindi ka na-prepare ng lahat-lahat ng mga, you know, kailangan i-prepare. Pero parang napakabilis ng panahon. Di ba? Kasi ganon kapag hinihintay mo yung araw ay mabagal, pero kapag ayaw mo munang dumating yung araw na yun nang agad-agad kasi marami ka pa dapat gawin ay napakabilis naman. So yun, ma-share ko lang ng konti. So yun sa April 30, at sana ay nais kong ma-share sa inyo yung aking wedding day, kaya baka hindi ko sure ma-live natin yan dito sa ating channel. So sana, di ba? So anyway, mga madam, thank you so much po sa mga nagko-comments at walang sawang nanonood pa rin dito sa channel ko kahit na nga hindi na ako active. At miss na miss ko na rin po kayong lahat, mga madam. How I wish na sana lagi akong nakaka-vlog. Kasi you know, mga madam, naku, diba napakatagal nang nagpaparamdam si Nadone at si Belle together. Alam niyo pagkaganya na medyo parang tahimik silang dalawa na hindi nagpapakita. Although, meron silang mga kanya-kanyang ganap, pero yung gusto ko makita yung together sila, mga madam. Kaya, ang mga panawagan nyo ng mga fans ay sana naman ay magkaroon na sila ng appearance na dalawa na magkasama. Kasi it's been a month na hindi sila nagpapakita na magkasamang dalawa, di ba? Alam naman natin meron silang mga meron silang bonding moment na dalawa behind the camera, pero syempre mas gusto pa rin natin yung silang dalawa yung nakikita natin sa mga interview, 'di ba, mga madam? Kasi parang nabubuhayin yung kilig natin. Although hindi naman talaga nawawala, pero parang 'di ba, kasi nga sila yung nagpapasaya sa atin, sila yung inspiration natin para maging masaya everyday. Pero nga pag ganyan nga na hindi natin sila nakita, parang nakakalungkot at nakakaloka, nakakapanghina na we're always wondering kung kailan silang dalawa ulit magpapakita or magbubulaga sa atin na meron silang ganap. Kaya naman, mga madam, malaki ang pag-asa or marami ang umaasa na sa January 28, yan sa Saturday, ang German Moreno Awards, ayan, ay gaganapin yan sa 28. Sana mag-ano sila, mag-umaten sila, di ba? Kasi silang dalawa ang nanalo sa parang Tandem of the Year ng German Moreno Awards 2023. So yan ang ating pinakaabangan. Sana naman Don Bell, di ba? Pag-usap namin sa inyo, magpakita na kayo kasi naku, marami na ang naluloka. Kasi di ba? Di ba yung mga artista ng mga love team, halos talagang flexing sila na laging magkasama. Di pa yung para sa mga ganap. Pero itong parang meron nga silang, kaya nga lagi na sinasabi na yung ang Don Bell is very unique. So, parang hindi sila gagaya ng mga typical na mga love team na lagi natin nakikita. Pero ang Don Bell talaga, pag sinabing tahimik talaga dahil meron silang ginagawa, huwag muna yung mga spoiler, mga behind the camera. Talagang yun ang nangyayari, na kapag meron ganap ay talagang overwhelming. Sobrang talagang as in, boom, nandyan lahat. Pero kapag ganito namang wala, as in din, boom, walang wala talaga, walang ayuda. Pero nakakalungkot din. So, di ba, nakakaloka din na sana lagi natin sila nakikita magkasamang dalawa na together. At syempre, kung nanood kayo, mga madam, kagabi ng Rise With You dyan sa, tawag niyan, sa iOne TV, yan, na nag-guest nga doon si KD. Naisip natin, bakit si KD ang gines? Sana si Donnie na lang. Diba yung mga ganon? Paganda ni Belle doon, mga madam. Napakakulit niya. Alam mo yung lively siya. Napakakute niya talaga. As in. So alam natin na kahit hindi siya kasama doon sa programa na yun si Donnie, ay lagi niya pa rin yun. Proud na sinasabi na
pagka tinatanong siya every time tungkol kay Donnie, ay talagang matapang siyang sumasagot at walang paligoy-ligoy. At kitang-kita niyo naman mga madam yung ningning ng mata ni Belle kapag si Donnie yung pinag-uusapan. Tapos diba si Donnie rin ganun din kay Belle kahit hindi sila magkasama at lagi niyang sinasabi na lagi niyang na ipaglalaban niya si Belle, na lagi niyang na susuportan si Belle kahit na hindi niya kasama sa particular na show na yon si Belle or silang dalawa hindi sila magkasama. So yun na mga madam, di ba? Pero pag-iusap natin sa management, eh sana naman, di ba? Baka naman kahit konti, di ba, na meron silang interview or pagsasamahan dalawa na something na ngayong latest naman na January 2023 ganap, di ba? Para naman makita natin sila together. At isa pa nga mga madam na good news dahil ang An Inconvenient Love ay nasa Netflix na, di ba mga madam? At mapapanood na natin yan mula sa February 23, medyo matagal-tagal pa, 2023. So yon, ibig sabihin talagang napakaganda ng mga movie ng Donwell dahil talagang mapapanood natin yan sa Netflix. So yun na nga madam, ang ilan sa ating mga madam ay nagtsatsaga na lang muna sa Netflix dahil wala nga halos ganap ngayon ang Donwell, di ba mga madam? So yun. At ito naman habang nananahimik kayo ng Donwell, ay wala naman tigil sa kakagawa ng mga kung ano-anong issue lang para mapanood, panoorin lang yung channel nila, yung ibang mga fake news na fake newsmakers. So yun mga madam, ayun ang mga anak ko. So yun lamang mga madam ang akin nais na i-update sa inyo. Maraming salamat po sa inyo patuloy na pag-support dito sa ating channel. Please don't forget to subscribe, comment, like, and share. Thank you for watching. Bye bye, love you all.